Pagdating sa bahay ni Dashiell, wala nagbubukas ng pinto kahit anong pagpindot pa sa doorbell ang gawin ni Lancer. Kaya naman nagtungo siya sa farm. Doon naabuti niya si Kayon. Inahanap po si Jules, tama ba? Sa lubong nito. Oo. Habang sinasabi yun, gumagana ng kanyang paningin sa paligid. She is not here. Nasa rancho siya kasama sina Tiona at Jack. Bigla nagbalik ang kanyang tingin kay Kayon. Rancho? Yes, rancho. Hindi ba nabanggit sa'yo ni Jules? May rancho na pag-aari si Dashiell. Is that far from here? No, sa Itogon lamang iyon. Tugon ni Kayon. Pwede kitang samahan. That is if you could just wait for a few minutes. Sure. Subalit ang ilang minuto na uwi sa isang oras. Gayun may naghihintay pa rin si Lancer kay Kayon. Abala ito sa pagsusupervise sa mga tao at nagtatanong pa ng bagong gulay dahil sa katatapos lamang na anihan. And for that, he could probably wait kahit na ilang oras pa. Isa sa mga bili ni Dash kahapon sa airport bago tuloy yung umalis ay ang rancho. Natagal itong mawawala at ipauubayan nito kina Jules at Tiyo ng lahat. Hindi kailangan mag-alala ang kanilang nakatatan ng kapatid dahil hindi nila papabayaan ang rancho. Pero hindi isang rilang dalawa ni na Jules at Tiona galing ang sobrang enthusiasm kundi kay Jack. Kaling umaga, si Jack ang masigasig na nagaya sa kanilang dalawa na tumungo sa rancho. Isa sa mga dahilan ni Jack ay ang kagustuang matuto ng mga bayo. Sa gayon daw, sa pagbabalik ni Dash, makakasagot si Jack tuwing inaasar ang una sa kakulungan nito sa kakayahang mga bayo. Kahit si Jules hindi rin talaga magaling sa pangabayo nung una, pero habang tumatagal nasasanay siya, hanggang sa talagang mahusay na nga siya. In fact, kahit ang mailap na kabayo sa rancho ay kaya niyang sakyan. I did it! I did it! Sigaw ni Jack habang pinapatakbo ang kabayo. For once, normal na nakasakay si Jack at hindi nangungunyapit at tila takot mahulog. I am the king of the world! Napatawa si Jules sa huling sinabi ng lalaki. At nang tingnan niya si Tiona, nakalatay ang amusement sa mukha nito. Jack was a bit childish, a man child perhaps. But he was also full of life and energy, and he was exactly what Tiona needed. Nang buhama si Jack sa kabayo, sinilubong to ni Tiona sa dulo ng kwadra, and they kissed. Iniiwas si Jules sa mga mata sa tanawing iyon. It reminded her of something. Ngulit dahil sa ginawang pag-iwas ng paningin, nahagip naman ang kanyang mga mata ang paparating ng mga tao. Naningkit ang kanyang mga mata habang sinisino mga bagong dating. Si Kayon ba yon? At ang kasama nito ay si Brando? Napakalap si Jules. Tama nga siya. Nang tuloy yung makalapit ng mga to sa kinaroroonan ni Tiona, ay hindi na magawang alisin ni Jules ang mga mata kay Brando. Gusto kanyang makita, kaya't sinamahan ko na rin siya dito. Paliwanag ni Kayon. At nandito na rin lang ako, I will have to spend time with my wonderful Holly. Nang tuloy yung makalayo si Kayon, saka nagsalita si Jules. Holly ang pangalan ng kabayo ni Kayon. Ah, tumango si Brando. Ang mga mata nito hindi rin mapuknat sa pagtitig sa kanya. Sorry, hindi ako nakapunta kahapon. I slept the whole day. That's just about right. So, did we really kiss? Pinanatili niya ang tingin sa mga mata ni Brando. Lower than that was dangerous territory. Brando, agaw ni Jack sa pag-uusap nilang dalawa. Gusto mo rin bang mga bayo? Umiling si Brando. I don't try that much. Obvious naman. Sali ni Tiona sa usapan. I mean, just look at you. In fact, sigurado ako na buriko palang nagagawa mong sakyan. Sukat doon na mula ang mukha ni Brando. Sa bagay, bato lamang siguro hindi tatablan sa blonde sa Tiona. Hindi na nila tuloy ang pag-uusap dahil dumating na ang mga kabayo nila ni Tiona. Ngunit bago tuloy yung makalayo sa Jules, hinigap ni Brando ang kanyang kamay. Her reaction was instantaneous. She was filled with this electrifying sensation. Can I talk to you later? Jules looked up into his blue eyes na malapit sa kanyang mukha. Mula sa walang puklat na pagtitig sa pangangabahan ni Jules, sa palitang inilipat ni Lancer ang kanyang tingin kay Jack. Nakatayo ito sa kanyang tabi. Ang akala niya si Tiona ang pinagmamasan nito, ngunit parang masiya yata ang inaobserbahan ni Jack. Gusto mo bang magpakuha ko ng tuwalya sa loob? Mapang-asar pang dagdag nito. Humahanga lang ako sa galing nilang mga bayo. Aniya, sarap na patunan ng pang-asar ni Jack. Nila? Well, tatlo nga sila nangangabayo. Pero isa lang ang tinitingnan mo. Maliban kina Jules at Tiona, naroon din kasi sa field si Kayon. Jules was so unbelievably beautiful and marvelous. Kung isa lamang mananulat si Lancer, tiyak na ilang tula ng kanyang nagawa upang i-describe ang mga nakikita kay Jules. Muli, sinurpresa na naman siya ng dalaga. You really like her, don't you? Why do you think that? Yun ang naging tugon ni Brando kay Jack. Trust me, I have seen that look before. Sagot ni Jack. Pero narinig ko kay Tita Noemi na babalikan na rin sa Canada this month.
Siguro nga pwede mo pang i-extend na pananatili mo rito, but still kailangan mo pa rin umalis. Pumihit si Jack. Sa gayon, nakarap ito ng husto kay Lancer. Kung wala kang balak mag-commit, lubayan mo na lang si Jules hanggat di pa ganun kalalim ang attachment niya sa'yo. Tama ang mga sinabi ni Jack at alam niya ni Lancer, kaya lalo yung dumadagdag sa nararamdaman niya. Nagagalit siya sa sarili sa sitwasyong kinasusuungan at maging kay Jules. It can be any woman. Bakit kailangan sa Jules pa? Muling nagsalita si Jack. Sa pagkakataong yon, mas seryoso. You probably don't know this, pero kaya mo siyang saktan na higit pa sa inaakala mo. She can't be apart from this place. Pag-isipan mo mabuti mga susunod mong kakabang mula rito. Hindi makapag-isip si Lancer. Siguro dahil alam naman na niya kung ano ba nakatakdang mangyari. All he wanted was to capture her beautiful, gorgeous smile. Only then can he continue living his life. I really don't think this is a good idea. Lumuwang ang ngiti ni Jules. Don't worry, maamo naman si Leaf. Wika niya. Ang kanyang tinutukoy ay ang kabayong sinasakay ni Brando. Hinubad niya ang suot na cowboy hat at isinuot yun sa binata. Ipinasuot din niya kay Brando isa sa mga riding boots si Dash na naroon. Mabuti na lamang at kasaysang binata ang kanyang kapatid. He looked sensational. Kung may ibang mahahakita rito, hindi isipin ang dito marunong mga bayo. Isa pa, I will guide you. Karagdag ang pagbibigay assurance pa niya. That is actually the worst part. Tugon nito na nakapagpakunot ng noon ni Jules. Dahil babae ako? That's the worst answer I could ever get. No, because I want to impress you so badly, pero parating kabaliktaran ang nangyayari. Ikinataw ni Jules sa naging sagot ni Brando. You will truly impress me kapag natuto ka. I will try. Dahil nakabitan na ng saddle sa Leaf, nilapitan na nilang kabayo. Hinima si Jules ang likod ng ulo ni Leaf. Be good, bulong pa niya. Bagaman panatag naman siya, dalisa ito sa pinakamaamong kabayo roon. Good luck. She held his hand and kissed his knuckles. Nang bitawan ni Jules ang kamay ni Brando, pareho silang natigilan. Hindi rin niya alam kung bakit nga ba niya ginawa yon. Sa halip na magtanong o magsalita, sumakay na lamang si Brando kay Leaf. Sa pagsakay pa lamang hirap ng binata, sumakay na rin siya sa kanyang kabayo na sa Stone. Ganon ang pinangalan niya rito dahil sa kulay ng balat ito na tila tulad sa isang bato. Come, Brando. Panghihi kahit na makita na puno ito ng pag-aalangan. It will be alright. Alright, alright. Ngunit ang mga mata ni Brando sumusulap sa kinaroon ni Tiona, Jack at Keon. Nagmamasidamang ito sa kanila. At kahit naman siguro si Jules na nasa kalagay ni Brando, maiilang din siya. Nagsimulang lumakad ang kabayo na ikinangiti ni Jules. You're doing great. Pagpapalakas si Jules sa loob ni Brando. Now squeeze, leave side as light as you can para hindi siya mabigla. Ginawa naman ni Brando ang kanyang sinabi. Dahil doon, marahang tumakbo ang kabayo. Brando looked nervous, subalit tuwid pa rin itong nakaupo at mahigpit na nakahawak sa renda. Nanguna siya upang sundan si Brando ang kanyang direksyon. Malayo na siya na makita na sa kabilang direksyon tumungo ang kabayo ni Brando. Hey! Tawag niya sa binata. She told Brando to squeeze his right foot where he wanted the horse to turn right or otherwise. Brando! Tawag niya na makitang bumilis ang takbo ng kabayo. Hilahin mong renda! Malakas na utos niya. Subalit tila ba kasabay ng paghila ni Brando sa renda ay humigpit na ng mga binti nito sa tagilid ng kabayo. Damn it! Ho! Pinatigil ni Jules ang kanyang kabayo. Sa pagtalo niya pababa ng kabayo, eksakto naman tumaas ang mga paa ni Leaf sa unahan. Dahil doon nahulog si Brando. Parang tumalo ng kanyang puso palabas ang kanyang dibdib. Brando! Halos kumaripas siya ng takbo patungo sa pinagbagsakan ni Brando. Si Leaf naman tumakbo patungo sa ibang direksyon na hindi niya alam kung saan. Ang kanyang mga mata nakatutok lamang kay Brando. Nakatihaya ito at sa malas hindi gumagalaw. Humahangos na naupo siya sa tabi ng binata. Nakapikit ang mga mata nito. Brando, imurat mo mga mata mo. Kausapin mo ako, Brando. Kinalaw niya ang ulo ng binata. Sinasabi ko na nga, ba't mangyayari ito? Anit iyon na nakaluhod na rin sa tabi ni Brando. Naroon na rin sila Jack at Keon. Tatawag na ba ako ng doktor? Tanong ni Keon. Please, mabilis sa tugon ni Jules. Muli niyang hinawakan ang mukha ni Brando. Maputla ang mga labi nito. Brando, ano ba? Itinapat niya ang tenga sa tapat ng dibdib nito. Thank God his heart was still beating. Kung hindi, baka hinimatay na rin siya. Let me carry him, Jules. Alok ni Jack. Dali na natin siya sa loob. Sa tulong ng ibang trabahador sa rancho, naisakay ni Jack si Brando sa likod nito at nadala sa bahay. Doon nila ipinasok si Brando sa loob ng opisina ni Dash. Dahil sa tila mabigat na bagay na nakadagaan sa kanyang braso at mga hita, nagising si Lancer.
May nakabato din sa kanyang tiyan at bukod pa roon, may mainit. Tila mainit na hiningang tumatawa sa kanyang leeg. Unti-unti niyang iminulat ang mga mata. Pagbihit niya sa kaliwa ay ang natutulog na si Jules, ang kanya na si Lian. Nakapatong ang braso nito sa kanyang tiyan at nakadantay ang binte sa kanyang hita. Hindi siya pamilyar sa lugar na kanilang kinaroonan. It did not look like a room, lalo pat sa sexilang dalawa ni Jules na kahiga. It was a bit cold. Tanging comforter lamang ang sabi nila, hindi rin sapat ang kumot. Gigisingin sana ni Lancer ang dalaga, ngunit nang matitigan niya ang payapang pagtulog nito, nagbago ang kanyang isip. Sa halip, hinapos niya ang buhok ni Jules. Tumagi din siya pa magkaharap sila. Sumalit may kumirot sa kanyang likod. Noon, bumalik sa kanya mga nangyari. Napailing siya at tatawa sa sarili. He was such a baby. Sa unang subok niya, na mga bayo na injure pa siya. Para nasipa yata niya tagilidan ng kabayo kaya nagwala iyon. At yun ang huling beses na sasakay siya sa isang kabayo. Nang gumalaw si Jules, dalidaling ipinikit ni Lancer ang mga mata. Naramdaman niya ang pag-alis ng binti at kamay nito mula sa kanyang katawan. Nakadama siya ng protesta bagaman hindi niya isinatinig iyon. Pinagbuti niyang pagpapanggap na tulog pa rin. Tumikhim si Jules. Alam ko naman nagising ka, Mr. Nicholas. Nauna niyang dinilat ng bahagya ang kaliwang mata. How did you know? Iminulat na niya ng tuluyan ang mga mata. Gumagalaw ang talukap ng mga mata mo. Tugon ito bago tuluyang bumangon, saka umupo. Kamusta ang pakiramdam mo? Inilagay ng dalaga ang kaliwang kamay sa tapat ng kanyang puso. Ginagap ni Lancer ang kamay ni Jules. A little bit sore but I'm fine. Mas malaking injury ng pride ko. Ngunit hindi gumiti ang dalaga sa kanyang biro. Sa halip, nanatiling seryoso ang ekspresyon nito. Patawarin mo ho kung pinilit kita na mag-aral mga bayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung may nangyaring masama sa'yo. His soul was touched by the fear in her eyes. Hindi niya pa nararanasan ng ganoon. Dahil wala pa rin namang tao nagpakita na labis sa pag-aalala sa kanyang kalagayan. Overcome by his emotions, Lancer reached for her face. Walang masamang nangyari sa akin. Her skin was warm and soft. Yun pa lamang ay sapat na upang pawiin ang sakit na kanyang nadarama. Gumapang ang kanyang kamay patungo sa batok ng dalaga at nang kabigin niya nagpaubaya ito. Tumigil siya na may isang tangkal na distansya na lamang ang kanilang mga mukha. Gusto niyang bigyan ng oportunidad si Jules sa magprotesta, subalit walang anumang pagtutol sa mga mata nito. Ipinikit niya mga mata tuluyan tong kinabig palapit sa kanya. Ipinilupot ni Lancer ang kanyang braso sa bewang ng dalaga at tinalikan ito. He kissed and tugged at the sumptuous lower lip of hers. Sa isang mabilis na pagkilos na gawa niyang pagpalitin ang pesto nilang dalawa, he showered her face with butterfly kisses. She was obviously inexperienced but so passionate. She returned his kisses with an enthusiasm and passion that ignited emotions he had never felt before. Pinadaanan niya ng kanyang kamay ang tagilina ng dalaga. His fingers grazed the sides of her breast. She was panting under him. His restless mouth moved down to her neck. He ran his tongue along her collarbone. Ngunit hindi niya inaasahan na naging reaksyon ni Jules. Biglang dumiin ang mga dalili nito sa kanyang likod. Sa Aaron talagang masakit at lalo pang sumakit. Oh, it hurts. I'm sorry. Naibaon ni Lancer ang mukha sa buhok ng dalaga. It smelled like freaking fresh fruits, like fruit salad. It was the most arousing smell ever. Hindi niya naisip kailaman na isang malaking turn-on pala ang fruit salad. Subalit tila hindi parehong nadarama nila ng Jules. Her body was shaking. At nang tumunghay siya pamating na ng mukha nito, hindi niya inasana nakita. Tila nagpipigil ito ng tawa. Bahagyang umangat ang kanyang mga kilay. Are you laughing? No. Subalit nangangatal ang mga labi nito. Are you laughing at me? Nangunot na ang kanyang noo. Napahagikik si Jules sa pagtatangkang magsalita. My apologies, sir. My neck is a very sensitive territory. Pagdating sa bahaging leeg, madali siya makiliti. Dahil sa kanyang sinabi na wala ang pangunot ng noo ni Brando, ngumiti ito ng pilyo. If I touch you like this, pinadaan ito ng mag-aanghaplos ang kanyang leeg. Kagat na napahagikik si Jules. Dali-dali rin niyang hinuli ang kamay ni Brando. Inilagay niya iyon sa kanyang mukha. Naaliw lamang siya sa tinakbo ng kanilang usapan and she was distracted by his lips. His oh-so-wonderful lips. Talaga bang okay ka na? 90%. Fair enough. She kissed his palm. Pinag-aralan mo ko ng gusto. Aniya habang nakatitig sa asol ng mga mata ni Brando. Sorry, I made you worry. He leaned forward and kissed her temple. Kasunod ay sa kanyang ilong naman, lumapat ang mga labi ni Brando. Pagkatapos ay sa kanyang mga labi. Nagtagal man ang mga labi nito sa bahaging iyon, sa gumapang iyon pababa ng kanyang baba.
At nang halikan siya sa leg ng binata, napabungis-ngis siya. Tumunghay naman si Brando sa kanya. "Sorry, I can't do this." Hinging paumanhin niya. Itinulak ng bahagya ang binata. Bumangon si Jules at lumapit sa bintana. Nang hawiin niyang kortina, madilim pa sa labas. Nag-mental note siya na palitan ang battery ng wall clock sa opisina ng kapatid. "Nasaan tayo?" tanong ni Brando. "Sa opisina ni Dash," tugon niya. Bumalik siya sa tabi ng binata at nahiga ng malapit dito sa ilalim ng kumot. Pumaikot naman ang braso nito sa kanya. Iginiit ng katiwala ng ranso na naging ayaw nilang magkapatid na doon sila ni Brando sa sarili nito. Siya ang hindi pumayag. She can sleep anywhere. Isa pa mas makakabuti raw ayon sa doktor kung hindi nagagalawin pa ang binata. Walang natamang major injury si Brando, kundi mga galas at pasa lamang. Kaya raw ito nawala ng malay. Ayon sa doktor, ay marahil sa shock at sa stress. Napansin ni Jules na hindi nga payapa ang ekspresyon ni Brando habang natutulog ito. Inatake siya ng guilt. Dapat hindi niya ito pinilit ng mga bayo. It must have caused him so much distress, kaya sa huli na aksidente rin ito. "Anong iniisip mo?" maya-maya ay tanong ni Brando. "Kung ano nga ba tayo ngayon sa isa't isa?" Hindi kagad tumugod si Brando. At ang magsalita, seryosong tinig. "Jules, I like you. Pero hindi yun ang mahalaga. Mas mahalaga ako ng damdamin mo." Hinawakan itong kanyang mukha at pilit na pinagtama ang kanilang mga mata. Kaya ba niyang maging totoo sa mga sandaling iyon? Makakaya ba niyang isatinig ang nilalaman ng kanyang puso? Kung magsasalita siya, hindi lamang magagandang bagay ang tiyak na lalabas sa kanyang bibig. Jules had to say everything. Feelings, kaya ba niya? And fears. Dapat ba? O mas tamang tanong ay kaya mo ba? Kung sinasabi yun ang kanyang isip, siguro nga kaya niya. "Gusto kita. Gusto kita kahit wala akong alam sa'yo. Kahit na hindi kita kilala. Kahit alam kong aalis ka rin. Kahit hindi ako sigurado kung ano ba talaga ang intention mo." Kumala si Jules at bumangon. "Let's talk about it." Bumangon din si Brando. At sa pagkakataong yon, may kung anong emosyon na nakaguhit sa mukha nito at hindi niya yun magawang basahin. It was something serious. Even fear. "Pero bakit? What do you want to know about me? I will answer your questions, but to be fair to myself, I don't know you as well. Alam ko ang pangalan mo, tirahan, at ang mga taong malapit sa iyo. But I also want to know you." "You?" Turo nito sa kanya. "Fine. Tatanungin kita at sasagutin mo ko. And in return, tanungin mo rin ako at sasagutin kita sa abot na makakaya ko." 35. "Sounds great. All right." Hinima si Jules ang kanyang baba habang nag-iisip na magandang itanong kay Brando. "Can I ask first?" tanong nito maya-maya. "No," agaw niya. "Here goes my first question. How many women have you slept with?" Lumarawan ang sorpresa sa mukha ni Brando. "Pwede ko bang hindi sagutin? Dahil masyado marami at hindi masigurado kung ilan?" Nakaarko ang isang kilin na balik ni Jules. Hindi tumugon si Brando upang itanggi ang kanyang sinasabi. Di yata totoo nga na marami. 10? Alang-aling tanong niya. "A little bit higher," sagot ni Brando. Tumawa siya ng sarkasiko. 20? He looked rather reluctant. Namilog ang kanyang mga mata. "More than 20? Just give me a number kahit di ka sigurado. Probably 40? Napanganga si Jules. Babaero din ang kanyang kapatid at mga minsan, but whoa, hindi naman siguro umabot sa ganun karami ang naging babae ng mga to. Pero ni minsan din naman niya tinanong ang mga ito, so maybe they were just like Brando? Sigurado ko na hindi mo naging girlfriend ng lahat ng yon. Wika niya na makabawi. Pangalawang tanong mo na yan, I believe. Hindi ba't ako munang dapat na magtanong bago ko sagutin yan? What a cheeky bastard. Go on, ask me." Humalokip-kip siya. "What is the one thing that you cannot live without?" Jules was taken aback by his question. Masyado yatang seryoso ang binata. "Masyadong marami, tulad ng Kanaway. I don't think I can live in other places aside from Baguio and Benguet. Ang pamilya ko, mahalaga sila sa akin, at marami pang bagay." His eyes looked gloomy but he smiled. "You're wrong. How old are you?" 28. "Oh." Hindi inaasahan ni Jules ang nalaman. He did look 28. Subalit may kung ano sa mga mata nito at sa parang ng pagdadala sa sarili na tila ba higit pa ito sa tunay na edad. "Did that surprise you? Ilang taon ka na ba? 18? Gumisa si Brando pagkasabi niyon. Pinaikot niya mga mata. "Yeah, 18 plus 8. What's your favorite place maliban sa Kanaway o alin mang bahagi ng lugar na yon?" Ikinumpas niya ang kanyang daliri. "Tinanong mo ako kung ilang taon na ako. Ako naman ngayon ang magtatanong. Saan ka sa Canada?" "Quebec." Huminga ng malalim si Jules.
You can do this. If I tell you, hey, hey, ako naman ang magtatanong. She cut him off too. If I tell you that I've fallen for you, gugustuhin mo bang manatili rito? Will you just stay with me? Hindi ba't kaya ka narito'y dahil niyaya ka ng kaibigan mo para sa isang business partnership? You're 28 and old enough to decide for yourself. Ang sabi mo kanina, hindi mahalagang nararamdaman mo. Mas mahalagang sa akin. Pero para sa akin, mahalaga rin kung ano ba talagang nararamdaman mo. Isang malaking sugal yon para kay Jules. Alam niya na kung ano man ang nangyari kina Tayon at Chuck ay hindi maaaring mangyari din sa kanila ni Brando. But she was taking a leap of faith. She wanted to make her own story apart from others. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito para sa isang tao. At maaaring hindi na maulit pa. Labis na pagkabigla ang nakalarawan sa mukha ni Brando. Tila namatla pa. Matapang niyang kinuhang kamay nito. Kailangan ko lang ng simpleng sagot. Will you stay? And if you really need to go, will you come back to me? Tanong ni Juliana. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana muli niyo po ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe, everyone!